Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa ating kusina. So for today's video ay gagawa tayo ng Choco Moist na tila icing na pwede nyo pong pagkakitaan. Tara, simulan na natin! Ang gagamitin ko ditong cake base ay ang ating chocolate moist cake. Ito po ay naka-cling wrap na dahil chilled po ito ng 3 days na. At ito po kasi ay canceled order ng aking client kasi ibang date na lang daw po siya o order. At para naman hindi masayang yung ating cake ay gagawa tayo ng panibagong recipe gamit ito. So tatanggalin ko lang ito sa kanyang cling wrap. Hati-hatiin ko lang po ito sa mas maninipis para mas madali siyang madurog. Ito naman po ay optional. Tsaka na natin siya durugin. Kapag durog na ito, ngayon ay mag-a-assemble na ako dito sa ating mga tubs. Ito po ay 750 ml na tub. Lalagyan ko ito ng at least 1 inch to 1.5 inch na taas. Yan, and then ipopress ko po siya ng konti para mas maging firm at hindi buhaghag yung ating chocolate moist. Gawin ito sa mga natitira pa nating mga nadurog na chocolate moist cake. By the way, yung ating recipe ng chocolate moist cake ay nagawa na po natin yan or naipakita ko na yan sa ating YouTube channel, pero ilalagay ko pa rin po yung link sa ating description box. At ayan, nakapaglagay tayo ng 7 tubs. Para naman sa ating second layer ay maglalagay tayo ng chocolate ganache. So ito po ay nagawa ko na rin po siya ahead of time. Bago pa man mag-cancel order si client. Kung may recipe kayo ng chocolate ganache ay pwede nyo po siyang gamitin. Make sure lamang po na hindi masyadong matamis yung gagawin ninyong chocolate ganache. Hinati ko lang yung ating ganache, yan sa 7 nating mga tubs. And then, i-spread po natin siya sa ibabaw ng ating mga chocolate moist cake. Ngayon naman ay lulutuin na natin yung ating natila icing. Sa ating saucepan, ilagay na natin yung ating asukal. The darker the sugar, the better. Sunod ang cornstarch. Evaporated milk. Haluin natin siya habang nilalagay natin yung evap para mas madaling matunaw yung cornstarch. Naglagay din po ako ng 4 egg yolks. Pasensya na at hindi ko pala na-play yung ating video kaya hindi ko naipakita. Tsaka na i-on yung kalan into medium heat and then haluin ito occasionally para hindi masunog hanggang sa lumapot yung ating natila icing. Once na lumapot na ito, huwag na natin pitigilan yung ating paghahalo kasi habang lumalapot po ito ay mas prone po na masunog yung ibaba ng ating niluluto. Haluin lang ng haluin hanggang sa ma-reach yung desired consistency. Pagkatapos ng ilang minuto at ganito na yung kanyang consistency ay patayin na natin yung apoy. At lagyan ito ng butter or margarine and then haluin ulit ito ng haluin hanggang sa mag-melt yung ating butter. Once tunaw na ito ay agad-agad na natin siyang i-pour doon sa ating mga tubs. Ngayon ay ilalagay na natin ito sa ibabaw ng ating ganache ng dahan-dahan. I-divide natin ito sa lahat ng mga tubs. Mabilisan po natin siyang gagawin dahil mabilis tumigas yung ating natilya icing. And again, spread sa ibabaw ng ating mga ganache.
At bago ang ating last step ay i-cool down muna natin at hayaang mag-set yung ating natilla icing bago natin siya i-dust ng cocoa powder. At kapag nag-set na ito or tumigas na ito ng konti ay idadust na natin siya ng ating cocoa powder. And now we're done! Tara na po sa ating tikiman time. Best served po ito when chilled. Kung nagustuhan po ninyo ang ating bagong recipe, please don't forget to like and subscribe and always turn on the notification bell. Please also follow me on Facebook page for more updates. Thank you so much!